Teka lang, teka lang. Sunod. Kumusta mga choy at welcome back na naman sa ating kusina. At mga kasama niyo ako from start to end ng video. Oh, di ba? Payag ka doon? Nandito ka rin lang naman at nanonood sa video ko na hindi ka pa nag-subscribe, mag-subscribe ka na, click mo ang notification bell. Tapos, i-like mo na rin at i-share mo na para marami tayong mag-food trip, di ba? Ano kaya gagawin natin ngayon? Siyempre, magluluto. Anong luto? Teka lang ako. Alam ko na. Alam ko familiar kayo dito. Lagyan lang natin ng konting pampasarap, pampagulo at pampasaya ng dila. So, let's go! So yung gagamitin nating method dito kasi meron tayong breading tsaka buto. Ano na siya? Butter. So gagawin natin wet hand tsaka dry hand. Yun yung ano natin mamaya. So buksan muna natin yung aboy. Tapos lalagyan natin ng mantika. Sakto lang, pampirito lang. Mantikang pandigma. Yes. Ayan, pwede na yan. Mainit na. Sigurado mainit na yan. So, eto, kukunin natin yung baboy sa wet hand. Saka ilalagay sa butter. At ilalagay dito rin sa breading at dry hand naman yung gagamitin natin. Itong method na to para maiwasan yung namumubuo. Yun. So pag ganito, pwede pa siyang gamitin. So pwede na to. Napasobra yung brown. Medyo, hindi pa naman siya dark brown, pero brown, golden brown. Magigisa na tayo mga choy. Konting mantika lang. Sibuyas. Bango. Buya. Lalagyan natin yung gata. Ayan. Creamy-creamy siya. Hingin natin natin garlic powder. Off-fire muna ha, baka masunog eh. 5 spices. At curry powder. Yun.
creamy siya. Sindihan natin ulit. So, lagyan natin ng tubig. Kahit pa lang kalahating baso lang. At alam nyo na yan kung ano yan. So, basically, hindi na ako maglalagay ng asin. Kasi, yung garlic powder pa lang, tsaka yung cubes na yun, maalat na yun. At, ang ating special recipe, mangga. Yun. Pwede na to. So, maganda na tayo mag-assemble ng foods. Hep, hep. Teka lang. Alam po, iniisip mo. Iniisip mo, simpleng curry lang to, no? Pwede na! Pwede. Pero, dipindi. Watch and learn. Finish na rin sa wakas ang ating fried pork curry ramen. Gulat ka, no? Ramen yan, mga choy. Kala mo, plain curry lang, diba? No. Yun. So, bale, eto, ginawa ko siyang ramen para maging kakaiba. Wala pa kasi akong nalalaman o naririnig o nakikitang fried pork curry ramen. Itadakimasu! Without any further ado, let's eat. Wow! As in! Grabe. Hindi ko ni-expect. Ito yung kalalabasan niya. Parang ang gulo sa utak. Kasi isip niya. Magiging outcome ng pinuluto natin. Alam niyo yun. Parang kakabahan tayo, baka masayang. Kasi, ano ba, may pento ko sa inyo. Ngayon ako dati, yung parang nag-try din ako yung kakaiba din. Yung matagal na to. Ay, di. Last week lang. May linuto ako. Makakapamabigyan ko ng ustisya. Yung daga. Balik tayo. Yung nagluto ako ng sardinas, tapos nagyan ko ng ano, nagyan ko ng itlog, pero hinalo ko sa noodles. Nung dating ginawa ko yung, ewan ko lang, iba siguro yung brand na nagamit ko dati, kasi masarap naman siya. Ngayon parang ano eh, parang alam niyo yung hindi nagkasundo yung itlog tsaka yung sorry, busog na ako. Hindi nagkasundo yung itlog tsaka yung sardinas. Parang nag-aaway sila dun sa dila. Pagtikim ko sa dila ko, parang hindi ko sila ma-verify. Tapos, hindi na siya bumangi sa noodles. Nga pala yung ano, yung pechay na blanch ko na pala to kanina. Wala na pakita. Alam ko kasi nagbi-video na ako. Hindi pa pala naka-play. Ah, naka-record. So, yun. Tanga lang. So, yun nga. Nasayang nung ano ko. Nung tanga lang. Kulit ng daga. Balik tayo. Na ako nun. Ayun. Nasayang din lang yung ano, yung blinag ko dati.
kasi hindi na sila nag ano, hindi na sila nag compliment sa isa't isa yung mga ingredients na ginawa ko. Sabi ko, patay sablay ito ah. Tsaka mahirap po namang i-post dito yan. Tapos manunod kayo o baka may mag-try lang, gayahin yung recipe ko, baka sabihin naman, ay hindi naman pala masarap yung ginagawa niya, pa pala ang magawa ng ganun. Pangit naman ganun. Hindi actually. Dati, parang na-perfect ko siya kasi ano naman eh, yung parang sabihin na lang natin. Masarap dati. Ewan ko lang siguro gutom ako nun eh, kaya masarap. Sinisi ko pa talaga yung Salinas eh. Siguro ganun yun. Pero nung inulit ko na nung nakarang araw lang, sablay, grabe. Nakakainis. Kasi ilang oras kong ginawa yun, sabi natin yung preparation ko, yung lahat ng mga ginawa ko. Tapos nung nagluluto na ako, gabi pa naman ako na ganun, nag-record nung ganun. Kaya, wala na. Natulog ako, sabi ko sa sarili, sayang araw na to, sana na-upload ko na. Well, anyways, mga Joy, thank you nga pala sa panonood ng mga video. Kung hindi ka pa nakasubscribe at nanonood ka hanggang ngayon sa video na to, eh siguro naman, mag-subscribe ka na din. At saka, i-hit mo na yung notification bell para ma-update ka sa mga susunod na gagawin kong video. Kasi naman, magluluto pa tayo ng maraming kakaiba. So, till next time mga Choy, sayonara!